To ang reality kapag may toddler na kayo. Hindi pa to sobrang gulo mga mare ha, medyo malinis pa to. Pero syempre, mag-isang linggo na rin ako hindi nakakapaglinis na maayos kaya medyo marumi na yung mga ilalim ng playmat. Nilalagay ko nga muna sa isang basket yung mga laruan ni Holly para isang buhatan na lang. Yung mga puzzle mat naman niya, nilalaban ko to isa-isa. Inopen ko na rin pala tong nabili ko sa Lazada, medyo matagal na tong dumating pero ngayon ko lang bubuksan. Blinds pala to mga mare, tapos nag-flash deal kasi siya sa Lazada, super mura lang. 120 by 180 pala yung size na nabili ko, tapos color gray siya. Syempre, ko na agad kay tatay para magamit na namin. Sakto ang ating rest ni Dada, kaya ayan, siya naman ang tagabuta sa kabila. Tapos, ayan naman yung kinalabasan, o diba? Super ganda na. Aliwalas din siya tignan kung para kapag cortina. After nun, nag-vacuum na rin ako para maibalik ko na yung mga puzzle mat. Binaligtad ko na din pala yung playmat ni Holly kasi mas maganda yung design dito sa kabila. Mabilis lang din palang natutuyo yung mga puzzle mat, kaya okay lang na labhan. Sobra sipag ko nga for today's video, hinugasan ko rin itong mga playpen ni Holly kasi maalikabok na. Ito talaga yung nabili ko na medyo mahal pero super gamit na gamit naman na. Itong puzzle mat lang talaga ang gamit namin noon nung nag-uumpisa pa lang gumapang si Holly. Ngayong medyo makulit na siya, si Dada talaga may gustong i-puzzle mat itong buong sala. Lagi kasing nadudula si Holly kaya ito mas okay na para mas safe. After nun, binalik ko na rin pala itong mga laruan na ikakalat niya ulit. O diba, ito talaga yung reality, yung ligpit ka ng ligpit pero may kalat ng kalat. Ayan, okay na, tinanggal ko pala yung mga books niya kasi meron kaming bagong gagawin. At tignan nyo naman, wala pa ngang ilang minuto eh may kalat na agad. O diba, ang saya-saya. Anyway, kung gusto niyo malaman kung anong gagawin ko sa mga books ni Holly, comment lang kayo for part 2.